Halos 200 lugar na ang isinailalim sa state of calamity sa buong bansa dahil sa epekto ng bagyong Egay at Habagat. Kabilang na nga riyan ang buong lalawigan ng Bulacan kung saan nag-high tide na naman. Para sa update live na magbabalita, si Gio Robles mula sa Hagonoy, Bulacan. Gio, kumusta ba ang bayan ko? Kumusta ang panahon at gaano pa kataas ang baha dyan? Cheryl, tumaas na naman ang baha sa maraming lugar sa Bulacan, gaya nga sa Barangay San Pablo sa bayan ng Hagonoy. Kaya sumaklolo na sa kanila ang 304th Infantry Battalion ng Philippine Army. Isa-isang isinakay ng mga sundalo sa bangka ang mga stranded para makatawid sa gabewang na baha. Hindi na raw kasi kaya ng truck itong baha. Sa ngayon, nagdadala kami ng mga pasahero na bumababa po dito. Tapos dadalhin po namin sila sa kanilang paroroonan. Kasi meron po dito na mga iilan po na mga nalulubog po sa baha. Si Ryan, bit-bit ang siyam na buwang sanggol habang sinusuong ang baha. Mahirap po talagang magbalik-balik sa baha. At pagka syempre mamamalengke, napakahirap talaga. Tiyempo pang nag-high tide kahapon kaya tumaas pa ng lampas limang talampakan ng baha. Ang ospital na ito, pinasok na. Inilipat na sa second floor ang mga pasyente. Pagpatak ng tanghali, umapaw na ang Halang River sa may barangay San Agustin. Si Mang Isagani na sa patay na bubuhay, nagkumahog na ilipat sa mataas na lugar ang mga kabaong sa kanyang punerarya. Lalo po pagka lalo yung mataas na yung high tide. Kaya po pagka ano, sa bangka na lang sinasakay yung, ano, yung mga gamit at yung kabaong. Ano. Pati mga eskwelahan hindi nakaligtas. Halos lampas tao ang tubig sa ibang bahagi ng Hagonoy East Central School. Lubog sa baha ang karamihan sa mga paaralan dito sa Hagonoy, kaya problema rin ng mga guro ang nalalapit na pagbubukas ng klase. Problema naman ang pagkain sa mga evacuation center. Si Christian nga, napilitan na raw mangisda sa baha. Pantawid gutom na po rin sa araw-araw. Pero sa dala po ng baha. Cheryl, sa tansya ng Hagonoy LGU, aabuti ng dalawa o halos tatlong linggo bago humupa ang baha. Nasa 26 barangays ang lubog pa rin sa tubig at higit 84,000 pamilya naman ang apektado sa bayan ng Hagonoy. Cheryl, klaruhin lang natin, bumalik na tayo ngayon dito sa lungsod ng Malolos at sa pag-iikot nga natin maraming lugar na yung wala na ring baha sa ngayon, pero doon nga sa mga coastal areas o malapit sa ilog, gaya nga doon sa hometown mo na Hagonoy, ay tumaas na naman yung baha, 4.9 yung talampakan, ang high tide ngayong araw. Cheryl. Ano ang ibinibigay na tulong ng LGU sa Hagonoy dito nga sa halos 50,000 pamilya? Tama ba, Gio, yung apektado? Cheryl, may mga nakausap tayong mga bakwit kahapon o nag-ikot tayo sa bayan ng Hagonoy. At sabi nga nila sa amin, nangangailangan na nga sila ng dagdag na ayuda gaya ng pagkain. At sa pakikipag-dialogo nga din natin sa Hagonoy LGU, gumagawa na raw sila ng hakbang na maabot yung lahat ng mga residenteng apektado, mabigyan ng ayuda. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Gio Robles. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.